بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kukublikus Allah mula sa sinumpa na Satanas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamabagin, ang pinakamaunawain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alit tayyibin at-tahirin. Ang lahat na pagpupuri kay Allah, ang Panginoon ng mga sanlibutan, sumasa kanya nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ating ipatuloy ang ating panayam tungkol sa pananaw ng imama. Sa nakalipas na aralin o sa nakalipas na ating pagtatalakay, ating tinatalakay yung talasalitaan na kahulugan. Ngayon mga kapatid, ano naman ang pananalita na kahulugan ng imam? Itong salitang imam mga kapatid ay Arabo ito na salita o Arabo ito na wika. Sa panlita na kahulugan ng imam, nagsabi na ang imam ay yung sinumang tao o yung pinuno o pangkalahatan na pinuno ng tao doon sa kapakanan ng mundong bagay at relihiyosong bagay. Yun ang unang panlita na kahulugan ng imam. Dito sa ikalawang panlita na kahulugan ng imam ay ganito ang kanyang sinabi. Pinuno ng pangkalahatan ng mga tao sa lahat na kapakanan doon sa mundong bagay at sa relihiyosong o material na bagay. At dinagdagan yung tinatawag na yung kahalili ng propeta o yung tinatawag nila yung kinatawan ng propeta. Kung makita natin mga kapatid na itong dalawang panlita na kahulugan ay nag-iba doon sa ikalawa. Kasi doon sa ikalawa ay dinagdagan na yung imam ay kinatawan, ay kahalili ng propeta. Yun mga kapatid. At pupunta tayo doon sa, kasi yung mayroong tinatakdaan. Yung tinatakdaan kasi yung kahulugan ng imam. Kasi mayroong nagsabi o mayroong dalawang pananaw na yung imam ay pinuno ng pangkalahatan. At ikalawa, yung ikalawang pagtatakda na ang imam ay pinuno ng pangkalahatan at kahalili ng propeta. Doon mga kapatid. Kung titingnan natin na ang imam mabilang na hinirang na kahulugan. Kasi kung titingnan natin mga kapatid, ang imam ay isang
pinuno ng pangkalatan. Pinuno ng pangkalatan at ang kanyang saklaw ng kanyang Islamikong sambayanan ay malawak. At ang kanyang kapangyarihan din, mga kapatid, sa bilang isang imam, mga kapatid, ay yung kagaya ng kapangyarihan ng ating dakilang propeta Muhammad, suma sa kanya nawa ang kapayapaan. Na kung titingnan natin, mga kapatid, na ang dakilang propeta Muhammad, suma sa kanya nawa ang kapayapaan, mayroon siyang dalawang panig nang himimasok siya sa dalawang panig. Yung tinatawag natin na ang tungkol sa material o makamundong bagay at yung doon sa spiritual at reliyosong bagay. Itong dalawa ay nang himasok ang dakilang propeta Muhammad. At sa ganun pa mahimasok, mga kapatid, ang mga imam o ang imam din, ganun din ang kanilang saklaw ng kanilang kapangyarihan. Anong ibig sabihin ng mundong bagay o material na bagay, mga kapatid, na saklaw ng imam? Ang ibig sabihin ng mundong bagay o material na bagay na nanghimasok ang imam, mga kapatid, ay yung ang imam ay mayroon siyang ikasatuparan niya yung katarungan. Kailangan implement niya yung katarungan at ipagtanggol niya yung kaligtasan ng tao. At pagkatapos, mga kapatid, ay kanyang ayusin ang pamumuhay ng mga tao. Yun ang ginagampanan ng imam. Gayunpaman, mga kapatid, yung sinabi ko na nga na ang imam, ang saklaw ng imam, mayroon siyang, ang saklaw niya yung sambayan ng Islamikong sambayanan. At itong Islamikong sambayanan, mga kapatid, na ang saklaw ng Islamikong sambayanan, yung ang kapangyarihan ng imam ay katulad sa kapangyarihan ng dakilang propeta Muhammad. At sinabi natin na ang dakilang propeta Muhammad ay nanghimasok doon sa mundong bagay at doon din sa reliyosong bagay. At sinabi ko na nga na tungkol sa mundong bagay. Ang tungkol sa mundong bagay, mga kapatid, na yung ikasatuparan niya yung katarungan. At yung ipagtanggol niya yung kaligtasan. At pagkatapos, mga kapatid, اللهم إني أسألك من جمالك بأجملي وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كلي إبقايوس نيا أو pagbutihin niya yung pamumuhay ng mga tao, mga kapatid. At bilang karagdagan naman, ano naman ang ibig sabihin doon sa aspeto ng tinatawag natin na reliyoso at espiritual na panig na ginagampanan ng dakilang propeta Muhammad at binigyan din natin ng doon sa mga imam. Mga kapatid, yung ibig sabihin doon sa yung tungkol sa spiritual at saka reliyoso na panig, mga kapatid, ang imam ay siyang tinatawag na marja'i dini o marja'i taklid. Anong ibig sabihin doon, mga kapatid? Ang ibig sabihin na sila ang pinanggalingan ng reliyon. Sila ang simulain ng reliyon. Sila ang dapat sundin. At sila din yung ipagtanggol nila yung mga kahalagahan ng reliyon at
yung tungkol din sa lipunan. Yun ang aspeto ng sinasabi natin yung religyoso at yung religyoso at spiritual. Yun ang manghimasok ang mga imam. Ganun ang sinabi nila tungkol dito sa panlita na kahulugan ng imam, mga kapatid. At dito man sa itong ating pagtatalakay, atin ding para mabigyan ng mabuting pag-unawa na yung imam pala, mga kapatid, ay meron siyang malaking ginagampanan. Meron siyang tungkulin. At dito din, kung titingnan natin yung mga panlita na kahulugan, ay makita natin yung gaano yung kalawak ng tungkulin ng imam. Kasi ay sumaklaw doon sa makamundong bagay at religyosong bagay. At ganun pa man, mga kapatid, bilang karagdagan sa itong ating pagtatalakay, mayroong dalawang salita na natatanging salita. Ano iyon na salita, mga kapatid? So, sinabi ko na nga, mga kapatid, mayroong dalawang natatanging salita. Salita na tinatawag na khalifa at imam. Itong dalawang natatanging salita, mga kapatid, na khalifa at imam, salita ito na Arabo na dapat nating maunawaan ng mabuti. Sa ito na salita na sinabi ko na nga, na itong salitang khalifa at imam, sa panahon ng Propeta Muhammad, suma sa kanya nawang kapayapaan, ay hindi nagbago o hindi walang sabi natin walang kaibahan, kasing katulad ang kahulugan ng khalifa at imam sa panahon ng ating dakilang Propeta Muhammad. Ngunit nang ating dakilang Propeta Muhammad ay namatay ang ating dakilang Propeta Muhammad, suma sa kanya nawang kapayapaan, ang naging nangyari, mga kapatid, may mga tao na umangkin sa itong pangalan. May mga taong umangkin sa itong pangalan at gumawa ng mga gawain na parang nalabag sa katayuan bilang na imam. Kaya nga, unti-unting nagbago ang kahulugan ng imam at yung khalifa at imam ay hindi na kasing katulad ng ang kanyang kahulugan. Naging nag-iiba ang kanyang kahulugan dahil sa sinabi ko na nga, may mga tao na umangkin sa itong katayuan at gumawa na labag sa Islam, mga kapatid. Kaya nga, kung titingnan natin doon sa salaysay, makita natin, mga kapatid, na yung imam at yung khalifa ay magkahawig, yung magkasing katulad. Bilang halimbawa, mga kapatid, sa isang salaysay, yung sinabi na man mata walam ya'rif imam zamanihi. Kung titingnan natin doon, mga kapatid, man mata, sino yung namatay na hindi niya nakilala ang kanyang imam? Kung sa salitang imam ay nandoon pa rin yun. Ngunit sa paglipas ng panahon, mga kapatid, sinabi ko na nga, ay nagbago ang kahulugan. Kasi yung kahulugan ng khalifa at yung imam ay nagbago, mga kapatid. At sana, mga kapatid, inyong naintindihan itong ating pagtatalakay tungkol sa panlita na kahulugan ng imam, mga kapatid. At maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay sa itong ating palatuntunan tungkol sa pananampalatayang Islam. At magsabi na ako sa inyong lahat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa
ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraming salamat. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa nabbihni li dhikrika fi awqatil ghaflah wa sta'milni bi ta'atika fi ayyamil muhlah wa anhajni ila mahabbatika sabilan sahla akmil li biha khayrat dunya wal آخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.